Magandang hapon po sa ating lahat. Para kay Manuel at kay Corina, congratulations sa araw ng inyong kasal. Kanina, tinanong ko si Corina, kung inyo pong makikita ang kanyang mukha sa monitor, ano, tingnan nyo, yan po ay kinakabahan. Sabi niya hindi siya kinakabahan sa kanyang kasal. Meron siyang kinakabahan siya dahil baka daw kung ano aking sabihin sa homily. At bigla pa nga pong walang magkakasal. Ano, kanina, kaya talagang kabadong-kabado si Corina. Ngayon po'y nariyan na si Father Janse. No, huwag kang mag-alala. Yan. Ako din po, sa tunay, ay kinakabahan. Ano? Dahil meron po kaming mga revelasyon sa araw na ito. Una, kanina habang binabasa namin ng mga pari ang kanilang love story, kasi yun lang naman halos ang ikinekwento kapag ikinakasal, magkaiba sila ng version. Kaya hindi ko alam kung talagang kilala nila ang isa't isa. Ang sabi ni Corina, sila daw ay nagkakilala June 23, 2014. Ang sabi ni Manuel, sila ay nagkakilala 2008. So hindi ko alam kung nasaan ang nawawalang ilang taong yon. Ano, anong nangyari? Yun, maraming mga revelasyon pala ngayong araw na ito. At bago po ang araw na ito, nag-message sa akin si Corina sa Viber, sa Messenger. At nung sila'y nag-engage ni Manuel, yeah, kinakabahan na daw siya, kitang-kita niyo. Nung siya po'y nag-engage ni Manuel, ay nagpadala sa akin ng picture si Corina, ng sing-sing. At ang kanyang sabi, Father, may content ka na sa vlog mo. No? Kasi po, binablog ko itong kasal ni Corina. Ako po'y nagbablog. So, kasama po ito. Bakit? Yan ang tanong natin eh, bakit kaya? Bakit kinakabahan si Corina? At bakit ako'y kinakabahan din? No? Natatawa na po si Father Jansen kasi alam niya lahat ito. Ano, ito naman po ay ano, no offense sa mga naririto. Ito po ay para lang maging masaya tayo. Ano, Corina? Oh. Ako'y kinakabahan. Ako'y, ang dami ko na akong naikasal. Ito ang pinaka, ako'y nanginginig. Tinayin ako'y pawis na, no? Kami huwi kanina ni Corina, bago siya bumaba dyan sa sasakyan, kami nag-vlog na. In-interview ko na yan. Ay, kinakabahan. Ano? Bakit niya ho sinabi sa akin yon na i-content ko yung kanyang kasal? At nag-request din ho siya sa akin ng gospel. Ito ho special na gospel, pinili niya, The Wedding at Cana. Ano po? Bakit? Bakit ka ganun? Kasi po si Corina, ayan, si Princess na po ang bahalang magpaliwanag mamaya, ano? So, ano, para madali na ito at kay makasal na, ano, dahil iniintay niyo talaga ang araw na ito, si Corina ho ay aking ex. Yan. Nakakahiya, live pa naman tayo. Ano? Okay, itigil ang kasal. Hindi ako sisigaw na ngayon. Kaya ako kanina si Jansen ay wala pa. Ano, kinakabahan na si Corina. Sabi ko, Corina, hindi yata matuloy ang iyong kasal. Sabi si Jansen ay kasabwat ko eh. Best friend ko yung magkakasal kay Corina. Ay kaya hindi nadating si Jansen, parang ayaw ituloy. Ano, gayunpaman, the past is past. Ano nga, Corina? Okay, so, yun ay matagal na. At ngayon naman, may kanya-kanya na kaming buhay. Ako'y pari na. At ngayong araw na ito, si Corina ikakasal na. No? At kanina, tinatanong ko si Corina, ikaw ba'y masaya sa araw ng iyong kasal? Ang sabi niya ay masayang-masaya siya. No? Kasi ramdam niya nang dumating sa buhay niya si Manuel, ay yun ang paggalaw ng Diyos. At nang in-interview naman si Manuel ni Father Mike, ang sabi ni Manuel, si Corina daw ang kanyang lucky charm. Kasi mula nang dumating si Corina, ay parang umayos ng umayos ang kanyang posisyon sa kumpanya at naging maayos ang kanyang buhay. No? Yun nga lang, hindi sila magkasundo.
kung kailan talaga sila nagkakilala. Kung 2008 o 2014. Yan, nag-aaway na. Kita niyo sa monitor, oh. Gayunpaman, ano, ang kasal na ito ay masaya tayo para sa kanilang dalawa. At ang pinilingan nilang gospel ay ang wedding at Cana. At ano ang pwedeng pagninilay na ating makuha sa wedding at Cana? Sabi natin, yung tubig naging alak. Hindi na kinakabahan si Corina kasi ano na tayo. Yung tubig naging alak. Ano po yung tubig? Ito'y simbolo, sumisimbolo sa ordinaryong bagay kasi araw-araw natin ginagamit ang tubig. Pero yung alak, ito'y simbolo ng selebrasyon. No? Simbolo ito ng selebrasyon. Kaya ito ang gusto kong pagnilayan natin sa araw ng kasal ni Manuel at Corina. Papaano yung ordinaryong bagay magiging cause of celebration? No? Kasi sa inyong buhay mag-asawa, maraming bagay na ordinaryo lamang. No? Yung sabay kayong kakain, ordinaryo lang yon. Sabay kayong manonood ng TV, ordinaryo lang yon. No? Sabay kayong mamamasyal habang magkahawak ang inyong mga kamay, ordinaryo lang yon. Pero papaano ito magiging cause of celebration? Yung nangyari sa ating ebanghelyo, ano? Hinayaan nilang makialam, quote-unquote, ang mahal na ina. Hinayaan nilang gumawa ng himala ang Panginoon. At ito din ang maipapayo ko sa inyo, Manuel at Corina. No? Na upang ang inyong mga pang-araw-araw na buhay, seemingly ordinary things in your life, ay maging cause of celebration, hayaan niyong makialam ang mahal na ina. Hayaan niyong gumawa ng himala ang ating Panginoon. At alam ko naman kayo ay parehong madasalin. Si Corina ay matagal yung naglilingkod sa simbahan. Kaya nga kami nagkakilala. No? Pero wala na yun. Ano? Si Manuel ang kanyang papakasalan sa araw na ito. At alam kong kayong dalawa ay talagang sabi nyo nga ay gumagalaw ang Panginoon sa inyong buhay. No, nakikita nyo ang paggalaw ng Diyos. Kaya dumating ang araw na ito. Kayo ay nagkatuluyan, kayo ay magpapakasal sa isa't isa. Kaya nga, again, para yung inyong mga ordinary things in your life ay maging cause of celebration, para yung tubig maging alak, hayaan nyong makialam ang mahal na ina. Hayaan nyong gumawa ng himala ang ating Panginoon. Yun ang una. Pangalwa, ano pa hong meron sa alak at sa tubig? Kung inyong mapansin sa misa, naghahalo ng kaunting tubig ang pari sa alak bago mag-consecrate. Ito ho yung pakikiisa natin doon sa alak na magiging dugo ng ating Panginoon. Kaya, ganun din ang gagawin ninyo bilang mag-asawa. No? Huwag kayong manghihinawang makiisa sa mga paghihirap ng ating Panginoon. Ano ba yung tubig? Ito yung inyong luha, ito yung inyong pawis. Yung mga luha at pawis nyo sa araw-araw, ialaw nyo sa Diyos para kasama ng kanyang dugo ay aalay sa ating Panginoon. No? So ito yung bilin ko. Ayaw makinig ni Corina. Sa akin ka tumingi. Okay, Corina, ito ang bilin ko sa iyo. Kayong dalawa ni Manuel, yung mga pawis, yung mga luha na mararanasan nyo bilang mag-asawa, no? Katulad ng tubig na isinasama natin sa alak, iaalay natin sa Panginoon para ang Diyos ang bahalang gumawa ng paraan. No? Yung inyong mga pawis at luha ay maging dugo din ng ating Panginoon, pakikiisa sa kanyang mga paghihirap. At sinasabi ko sa inyo, hindi kayo talo sa buhay mag-asawa. No? So yun ang aking bilin sa inyo, no? Na sana maging maayos, maging masaya, maging matiwasay ang inyong buhay may asawa. Alam kong masaya kayo sa isa't isa. No? Masaya kayo sa isa't isa, alam ko yan, tawa ka ng tawa. At ang aking hiling ay sana'y magkaroon kayo ng maayos at masayang pamilya. No? At bilang panghuli, ito na ang huli kong masasabi, no? Sabi nila, pag daw ikinakasal ang mag-asawa, hindi lamang dalawa ang ikinakasal. Tatlo. No? Hindi ako yon. Ang Diyos yun, ano? Kasama ang Diyos sa inyong kasalan. Kaya nga, sa mga panahong kayo nanghihina,
sa mga panahong yung parang yung tubig ayaw na maging alak, ibig sabihin yung mga ordinaryong bagay nagiging monotonous na, lumapit kayo sa Diyos, no? He will make everything para yung mga ordinary things maging cause of celebration. At para yung inyong mga luha, yung inyong mga pawis ay kasama niyong maialay sa ating Panginoon, no? At pinakahuli, pag kayo'y nagkaroon ng mga supling, ay huwag niyong kakalimutan ang isa't isa. Sapagkat may mga magulang na kapag sila'y nagkaanak, nakakalimutan na nila ang isa't isa dahil napapabuhos sa lahat sa kanilang mga anak. Ano? Sabi nga, bago kayo naging ama, bago kayo naging ina, kayo muna ay asawa. Kaya mas mahalaga yung pagmamahalan niyo sa isa't isa. Yung pagmamahalang mag-uumapaw na yan, yan ang pagmamahal na ibibigay nyo sa inyong mga anak. So hanggang dito na lamang ang aking masasabi sa inyo, Manuel at Corina. Kita ko na sa mga mata ni Manuel, sabi niya ay, Father, tama na. ikasal na kami. Ano? So hindi ho ako magkakasal. At si Father Jansen, narito na si Father Jansen. Huwag ka mag-alala, hindi naman ako tisigaw ng itigil ang kasal. Walang gayon. Sa pelikula lang yun ang nangyayari. So muli, congratulations kay Manuel at kay Corina. Best wishes at dadako na po tayo sa rito ng kasal.